maligayang pagbabalik at upang ituloy ang ating aralin ukol sa iba't ibang uri ng tekstong pang-akademiko ay tatalakayin pa natin ang tatlo pang uri nito. Ito nga ay ang tekstong nagpapaliwanag, tekstong referensyal at ang tekstong nagsasalaysay. Unahin na nga nating talakayin ang tekstong nagpapaliwanag. Ito rin ay tinatawag na expository sa Ingles at naglalahat sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ng mga konsepto at mga palagay batay sa pansariling saloobin ng isang manunulat. At dahil nga ang layunin ng tekstong ito ay magpaliwanag, kaya naman nililinaw na ang mga katanungan ng mga mambabasa at ibinibigay ang kanilang mga pangangailangan na malaman ng mga kaugnay na ideya o issue hinggil sa isang paksa. Kaya't narito ang ilang mga paraan o teknik sa pagsulat sa tekstong nagpapaliwanag. Una na nga rito ay ang pagbibigay ng definisyon, klasifikasyon, paghahambing, pagkukontras, at pagbuo ng sanhi at bunga. At upang lubusang maunawaan ang tekstong nagpapaliwanag, ay basahin ang halimbawang ito. Ayan, at sunod na nating talakayin ang tekstong referensyal o tekstong sanggunian na nagtatala ng mga impormasyon, kaalaman o kaisipan na nagmumula sa anumang publikasyon tulad ng aklat at iba pang mga babasahin. Ito ay mayroong mga klasifikasyon, partikular ang primaryang referensyal at ang sekundaryang referensyal. Kapag sinabing primaryang referensyal, ang mga impormasyon sa tekstong ito ay direktahan na paglalahad na maaaring magmula mismo sa mga taong kasangkot o nakasaksi nito sa pamamagitan ng panayam o di naman kaya ay survey. Samantala, ang sekundaryang referensyal naman ay ang mga impormasyong hinango o kinuha mula na sa iba sa pamamagitan ng pagbabasa ng iba't ibang uri ng teksto o panitikan. Narito naman ang ilang mga halimbawa para sa tekstong referensyal. Una na nga rito ay ang abstract, almanac, diksyonaryo, bibliografiya, directory, handbook, yearbook, at iba pa. Ika-anim na uri ng teksto ay ang tekstong nagsasalaysay. Ito ay tinatawag ding narrative sa Ingles o naratibo dahil masasabing ito nga raw ang pinakakaraniwan at pinakagamitin na teksto na ang layunin ay magsalaysay o magkwento ng mga pangyayari. Gayun din ay mas simple ang pagsasalaysay pagdating sa pagpili ng mga ideya o konsepto o maging ng mga detalye at dahil ito ay nakatuon nga kung paano pinagdudugtong-dugtong ang mga pangyayari. Pansinin na lamang ang halimbawang pagsasalaysay na ito. At dito na muna mapuputol ang ating aralin. Upang tasahin ang inyong kaalaman hinggil sa araling ito, ay narito ang ilang mga katanungan at gawain susubok sa inyong kakayahan. Yun lamang at sana meron kayong tutunan ngayong araw. Paalam!